So, ano tong stakeholders theory at saka yung normative approach of stakeholders theory? Well, yung normative approach daw na stakeholders theory, dapat i-consider mo yung stakeholders bago ka mag-desisyon. Plainly, yun lang siya. And yung stakeholders theory, yun yung relationship mo with the business at sa lahat ng mga taong involved doon, whether community, investors, customers, suppliers, employees. Diba? So, kung lahat ng taong involved sa business mo o sa industry mo, kailangan i-consider mo muna sila bago i-consider mo yung kapakanan nila bago mag-decision or kukunin mo muna yung input sila. Yun yung mahirap kasi pag hindi sila pumayag dahil meron silang kapakanang pansarili na inaalagaan, ano yung mahirap. Diba? Which brings me to ngayon, dahil yan ang ibinablog ko ngayon, nakikita ko sa human resource, applicable dito yan sa basketball dito sa atin sa Pilipinas, maraming stakeholders. Kaya no wonder, pag nag-away-away ang mga yan, lalong sira ang basketball sa Pilipinas. So, yun lang, at least nalaman ko na kasi may relationship yung nangyayari ngayon sa Gilas, at saka itong sa human resource. May intertwine, may connection. Kasi yung SBP, may managerial function yan. Hindi lang naman yun yung sa laro. So, yun lang po.